guys. Mga ka-tekniko, pasensya na po. Medyo natagalan tayo nag-upload kasi medyo busy tayo, maraming activities. Ito ay paliwanag ko sa inyo yung BFD na ginamitan, ang HVAC. Itong smoke supply. Yan yung may layout na, yung nilay-layout na natin noon. Yan. Pati yung ano niya, din rail at saka mga ano, nagsiset up na tayo niyan. Ngayon, kinuha natin yung diagram at pinag-aralan. Nakita natin kung paano at saan tayo mag-umpisa. Kaya kailangan umpisahan mo. Pag ganitong sitwasyon kasi, dalawa, tapos maraming controls, maraming looping, ang una mong umpisahan yung power line, power supply. Kasi marami siyang breaker at saka fuses. Yung fuses niyan, meron pang sa line, supply, at saka meron ding sa mga control. Kasi from control to supply, nag-step down siya, gumamit ng transformer. Nag-step down siya from 220 supply, nag-step down siya para sa mga control. Kaya individual din yung fuses noon. Kaya ito, inumpisahan ko, nung napag-aralan ko yung diagram, at nakita ko kung ano ang synchronize ng sequence niya, doon ako nag-una sa power line. Pagkatapos ng power line, doon na sa loob ng BFD or yung sa inverter. Kasi once na ilabas mo na lahat yung galing sa BFD, wala ka nang isipin dito sa BFD, pwede kahit tatakpan na yun. Kasi meron sa BFD kasi yung mga, ano yan eh, may numbering yan. Tapos kailangan shielded wire, nakaloop yun. Kaya medyo matagalan ka kung sakaling mabilisan, kung maramihan yung project. Yan, medyo mauti pag sa BFD. Yan ang BFD, yan yung laman niya, yung binuksan. Kasi meron siyang display na remote. Remote siya na display. Kaya nung inilabas na natin pati sa pinto para hindi tayo mabitin ng wire, yun ang mahalaga. Kaya guys, once na nagte-terminate ka ng control, aralin mo muna ang diagram. Hingin mo yung diagram kung sino mang nagpapagawa. Kung may diagram sila, hingin mo muna. Kung meron ka nang naka-layout ka na yun, umpisahan mo yung sa power line. Siyempre, pag may power line na, di wala ka nang isipin doon sa ano. Kaya mag-focus ka na lang doon sa control. Kasi dalawang dinadaanan pa naman ng voltahe. Kaya dito ka muna sa control sa 24 volts. Kasi more on loop yun eh. Yung sa neutral niya naka-loop. Pati siya yung sa line 1. Kasi synchronized siya. Meron siyang 6 na control breaker. Ba din may fuse pa. Kaya yan, inumpisahan natin yung, habang tinitingnan natin yung diagram, inumpisahan natin yung sa BFD. Sa susunod na talakay natin, ipaliwanag ko sa inyo one by one yung nasa diagram at paano gagawa at ano ang sequence ng diagram. Ito ngayon, pinakita ko sa inyo kung paano tiniterminate yung dalawang kombinasyon. Kumbaga sa ano, pareho yan gagana, exhaust supply para sa HVAC. Ngayon, merong sequence niya yan kung alin ang may interlocking siya. Yung isa number 1 ang aandar o isa standby. Kaya yun, nasa setup siya na dalawa. Kaya mga katekniko, aralin muna yung diagram at pag nakabisam na yung diagram, eh siyempre pag sa mga ganyan, nasanay ka na sa pagdeterminate ng control, maaaring pag naaral mo na rin yung sequence, mabilis ka na lang mag troubleshoot. Kung troubleshooting ka lang. Ang setup niyan, kung sino pa yung mga katekniko na nakakita lang ng ganito, hindi naka-terminate, tapos naging maintenance ka, tandaan mo, pag naging maintenance ka, aralin mo yung diagram at saka huwag kang mahiyang magtanong para malaman mo kung saan yung sequence niyan. Kasi mahirap din kasi pag basta ka na lang
gagawa ng gagawa na meron palang minumodify na, lalo na sa mga company. Kasi may experience sa kasamahan ko, saka sa tropa na medyo nagpa-ano rin, nagpa-tutorial. Mahirap pag may modify na, hindi hinanover sa inyo na may modification na yung sa diagram. Kaya mangangapa ka. Kaya kailangan na sa diagram, pag nag-troubleshoot ka, kailangan tingnan mo rin yung diagram. Di yung basta tester ka lang ng tester. Minsan, baybayin mo yung wire, kung saan man yung nawala o saan pumunta, baybayin mo yung wire. Anong problema? Kasi cable ang yung ano naman yan, cable tray niya o cable duct niya, madali lang baybayin yan. Buksan mo lang yung takip, yun, baybay mo na. Yan, yung ginawa ko ngayon, shielded yan. Kaya nilabas ko kasi sa baba pumunta sa mga terminal lugs. Kasi mayroon siyang loop niyan para sa remote. Kaya nauna yung sa inverter. Kaya mga katekniko, sa daming termination, ito ang pinakita ko sa inyo. Termination to about sa control ng HVAC smoke supply. Tiniterminate natin. Ito yung hiningi ng customer, combination sa setup. Kasi ito sa ano to, sa airport yung gawa na control na ito. Medyo natagalan din kasi dalawa yung nakuha kong project, dalawang control. Marami siya, pero siyempre hindi naman lahat natin kaya na akuin lang lahat, kasi kailangan din mabilisan yan. Kasi once na nakuha mo na ng mabilisan, di pwede ka nang kukuha ulit. Kaya lang di ko na kayanan, dahil dalawa lang na kayanan, dahil sa daming activities. Dahil nung mga nakarang araw, nung November 1, ang SPLA nag-o-taking na. Dahil naging kasama din tayo at naging bahagi sa nakapasa sa board exam na yun. Kaya nagpasalamat din ako, kaya nag-tutorial na rin ako nito nung pumasa ako ng board. Sa board exam as an practitioner of electrical. Para may bahagi ko rin yung kakayanan ko at saka yung experience ko about sa electrical. Itong ginagawa ko, hindi lang para sa akin, sinishare ko rin yung knowledge ko. Yung sa about na pag-usapan natin tungkol naman sa pagre-review, hindi pa ako nakapag-umpisa din ng pagre-review. Bali, sa amin naman, sa group dito sa amin, sa Kuwait, mag-umpisa kami siguro sa January. Nag-advance na lang ako noon sa ano. Na-plan ko pa kasi wala pa kasi tayong laptop na ma-set up. Kaya hindi gaano siyang maganda pagka-perform. Maganda na represent sa inyo sa YouTube. Kasi edit-edit lang ako ngayon sa ano. Kaya kailangan i-represent natin ng maganda sana para medyo maunawaan at saka ano. Pero malaking bagay yon na matutunan din kahit naka-headset lang kayo. Kasi na-experience ko yun eh. Nung nagre-review din ako. Kahit naka-headset lang sana, habang may binabantayan ka, makuha mo yung setup. Kaya ito mga katekniko, itong ginagawa ko, termination to sa dalawang inverter ng HVAC. Bali, ano to siya, ibang klase kasi ng ano to eh, branded nito, BB HVAC. Mayroon siyang display o remote. Kaya meron siyang nakikita nyo yan. Kasi mahaba kasi ang ano niyan eh, mahabang gawain. Kaya medyo isang linggo din yun bago natapos yung termination. Kasi single lang naman, kailangan nag-iisa lang yung gawa namin. Kaya ako lang din ang gumagawa nito. Kaya medyo natagal-tagalan. Yan. Yung remote niya, merong pang cable para sa ano niya. Sa susunod, ipakita ko sa inyo yung ano, yung tapos na siya. Ito siyang termination na ito ay medyo matagal na bakbakan to kasi individual sa control. Nakaloop to lahat mula sa ilang relay yan, 6 relays. Nakaloop siya in every relays. Normally close, sa common normally close, normally open. Kaya mga katekniko, lagi niyong tandaan, pag nagte-terminate tayo nang binibigay para sa isang control, iba rin kasi yung troubleshooter ka. Pero once na nakasubok ka na ng mag-terminate ng mga ganito, nagbigay
makabisa mo na yung sa diagram. Component diagram, makabisa mo single diagram, kabisado mo na yon. Madali ka na lang pagdating sa troubleshooting kasi ang tatandaan mo, nakuha mo na yung paano sundin yun sa diagram. Ang importante sa yung diagram, marunong ka bumasa ng RAM, nakuha mo na, masundan mo. Tsaga-tsaga lang, hanggang masundan mo, sundan. Ganun din sa pag-troubleshoot. Analyze kasi yung troubleshoot. Ngayon, bakit hindi gumana? Hanapin mo yun, may supply o ano. Yun ang pinaka-importante, supply agad. May supply siya, pero walang nagbabato dun sa coil ng contactor mo. May mga ganyan. Lalo na ngayon, marami ng controls na dinadaanan. May mga interlocking na. Kaya mahirap din. Kaya ito, yan o, medyo maraming pa-uti kasi itong sa inverter na ito. Masilan to, si mahal din kasi itong inverter na ito. Yan yung shielded wire. Nung mga bago ko ginawa yan, nakaano na ako. Bali nag-pirol na ako, yung tinatawag pirol, yung nagtataging ka, nagmamarking. Numberan muna siya dahil nandun sa diagram. Numbering ka muna, sukat. Kung alin yung mahaba, yan lang muna. Hanggang doon, putol-putol ka ng wire. Tapos, bilangin mo kung ilan yung wire. Tapos, yan. Gawa ka lang muna ng pagpipirol. Lagay ko muna numbering hanggang sa matapos mo yung numbering. Madali mo lang i-terminate, dire-diretso na yun. Kasi may number ka na eh. Pero kailangan di rin baliktad yung ano mo pag numbering yan. Kailangan, depende sa setup ng numbering. Kung mula ba sa pagbabasa niya, kanan ba mula o kaliwa. Kaya kailangan mo rin para maayos yung pagkat ano mo, marking. Yan, may mga terminal lugs. Ang terminal lugs na yan, yan yung blade type. Yung tinatawag niya, yung malapad, yung ano. Blade type na yung tawag nila, lugs. Mayroon ding U-type na lugs. Ito, blade type yan kasi maliit yung ano niya, terminal block. Tapos niyan, yan yung shielded. Kasi nakaano sa signaling kasi yan. Shielded yan siya para ma-terminate ng maayos. Pag-terminate mo naman, sa lahat ng mga control, para hindi mo siya makaligtaan yung sequence niya, kailangan mag-double check ka lagi. Nakita mo na yung sa sequence niya, baybayin mo kung alin ang kulang o hindi bago mo siya i-represent o ilagay. Kasi mayroon naman QC. Pag may QC na yun, magawan mo na ng paraan yun. Laging tandaan, diagram, para nung babasahin mo sa diagram, baybay mo yung ano, para matuto ka, sundin mo lang yung symbol, saan pumunta yung line, yung ano niya. Kaya makukuha mo na yun siya. Kaya mga katekniko, sa susunod natin na video, pakita ko sa inyo naman yung sa pagpinto. Natapos na natin to, yung sa pagpipinto naman. Kasi nandoon na yung ano eh, makikita niyo yung sa pintuan niya, nandoon na yung buo na siya na natapos na. Kaya sa susunod na video, mga katekniko, yun na yung sa pinto. Ito ay wiring diagram o control diagram ng HVAC. Smoke supply with inverter. Dalawang inverter na remote. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel, Dong Tekniko. Kung sana yung sa hindi pa nakapag-subscribe, naway mag-subscribe kayo at saka i-click yung notification bell para ma-update kayo lagi sa susunod ko pang mga video. Ito ay tungkol sa aralin ng electrical practitioner. Yung hindi man electrical, kahit na tingin lang kasi mayroon din kayong mapupulot na aral sa ganitong sitwasyon. Aware kayo, may safety kayo. Kasi sa kurente, marami kang matutunan yan para hindi ka rin makurente. Ganyan. Ibigay ko rin yan pa isa-isa once na medyo hindi na tayo hectic ang schedule. Kaya mga katekniko, maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.